first na nakita kami ni Chia is sa practice ng isang concert sa Hope Singapore. Colorum kami ron, hindi kami talaga Christian, pero since we love dancing and singing, sumali kaming dalawa. Bali, una kong nakita si Jepoy nung napanood ko siya sa commercial dun sa service namin sa Hope. Ang galing niya umarte, tapos natural lang yung yung pag-act niya dun sa commercial dun sa Hope. Tapos, a place na kung saan kami nagkakilala is dun sa practice namin dun sa dance. Isa ako sa mga singers, tapos siya isa sa mga dancers. Ang ginawa ko, ako yung nagpakilala ng sarili ko. Tapos biglang sabi niya, "Hi, I'm Jeff." "Hi, I'm Jeff." Pagkatapos naman, lumipat siya ng pwesto. Pinasiklaban ko siya. Pinasinawan ko siya agad. Biglang sumayaw. Ginawa niya yung steps na sayaw namin. So, nagulat ako. Sabi ko, parang, paano nalaman ni Kuya yung steps? Sabi ko, masyadong pabiba si Kuya. Nung nag-separate yung singers and dancers, nasa taas kami, tapos nasa baba sila. Somehow, hindi ko alam, subconscious, napapatingin ako dun sa baba. Ini-spot ko yung nagpakilala sa akin kanina. So, kailangan ko kasi malaman yung number niya. Eh, hindi ko alam kung parang kukunin yung number niya. Ang awkward naman, first time nag-meetas ko kanina agad yung number. Hiningi ko kay Rebo lahat ng mga dancers. Tapos nag-mass message ako. One night, may nag-text siya nga. Sabi, ini-inform niya lang about dun sa dance. Hindi ako nag-reply. Eh, siya yung hindi nag-reply. Hindi ko alam kung bakit. So, pladita. Ayun, hindi siya nag-reply. So, nung kinabukasan, nag-text ako sa kanya ng personal. May follow-up message. Feeling ko personal message na kasi yung una group message. Tapos sabi ko, kung na-receive niya, blah, blah, blah. Kung na-receive ko ba daw yung text? Nagkakaroon na kami ng conversation. Feeling ko, crush ko na siya nun ng slide. Kunti lang. Tinanong ko kung pwede siyang lumabas. Tapos nag-aaya nga siyang lumabas. Sabi ko, ako na lang yung wingman niya. Kasi nga hindi ako pwede. Which is ayaw niya. Sa time na yun, nalaman ko may boyfriend siya. So, nung time na yun, gusto ko lang sana makatulong. Tulong daw. Tulong talaga, tulong. Baka kulang lang siya sa parang pananaw ng isang lalaki. Kaya gusto ko siyang tulungan. Eventually, nung settled na yun, nung nag-break na kami nung ex ko, pumayag na akong makipag-date. Friendly date lang naman. Medyo, yun, nagiging close-close na rin kami. Nauwi sa alam na. Natawa ko kasi ng age niya na 24, napaka-mature na yung pananaw ba sa buhay. Yung parang hindi na siya yung playgirl pa. Nag-enjoy pa ng buhay niya being a single, being a lady. May goal siya. So parang sakto sa akin kasi may timeline din ako na sinusunod. Na gusto kong matupad din. And natawa ko kasi meron din siyang timeline na gusto niyang marating. Which is na-attain niya na sa nangyayari sa buhay niya. Well, dun sa time na nalaman ko yung kanyang goals sa buhay, yung kanyang ways of life, natuwa ako kasi almost parehas kami. Hindi nagkakalayo. So sabi ko, siguro magkakasundo kami. Marami kami pag-uusapan in terms of like plans and kung anong achievements na gusto namin ma-achieve. Sa future. Si Cha is like a whole package na eh. Actually, wala ka nang hahanapin pang iba. Magaling siyang sumayaw, magaling siyang kumanta. Although sinasabi niya, pa-cute lang daw yung boses niya. Many times, no? Pero, hindi, maganda talaga yung boses niya. No? Makikita niyo yung mga ginawa namin, mga MTVs, and some kwelang stuffs lang. yun, so nagkasundo kami doon. Medyo shy type nga lang siya kapag hindi niya alam yung step, ayaw niyang i-video siya kasi pangit daw. Hindi ko naman papakita, pero ako, big deal sa kanya yun. Maalalahanin din siya sa kapwa niya, lalo na sa mga family members niya. Gusto niya lagi siyang kahit papano or kahit kaunti nakakatulong siya sa kapwa niya, ganun. So, ang nagustuhan
ka naman kay Jefferson. Kaya napaka-lambing niya sa akin. As in, simula nung nagsimula kami hanggang ngayon, consistent siya na magpakita kung gano'n niya ako kamahal. Sobrang lambing. Another thing na gusto ko sa kanya, once na gusto siyang gawin, or basta may natikuhan siyang gawin, like bowling, basketball, badminton, makikita mo sa kanya yung drive na maging best dun sa kung ano man yung gusto niya, pinag-aaralan niya. As in, hindi siya matatapos ng laro na hindi siya magkakang out on top. Yun yung isa sa mga ina-admire ko sa kanya, kasi andun yung will niya na laging best yung ipakita niya. Kumbaga sa dancing, performance level lagi. Tapos, mature din daw siya. Oo, mature daw siya. So, feeling ko naman, mature nga naman siya paminsan-minsan. Ang weirdo lang, kasi feeling ko may surprise siya sa akin kasi birthday ko, pero hindi ko naman naisip na magpo-propose siya. Nakita ko siya, may kausap niya yung receptionist. So, sabi ko, uy, hili ka na, ako na magtuturo ng room. Akala ko kasi nagkatanong lang siya kung anong room number. Yung sabi niya, na-detect daw siya ng machine. Tapos ayaw niya akong, parang pinapaalis niya ako. Weirdo naman ito, birthday ko, ayaw ako man lang kausapin. So, hinihaan ko siya, hindi ko na siya pinilit. Tinanong ko pa, sabi ko, asan si ate din? Sabi niya, hindi niya daw kasama. Tapos nung iniwan ko na siya kasi nga ayaw niya sumama sa akin. Pagkaliko ko, si ate din na ako nakita. Sabi ko, ang labo naman. Pero, hindi ko na lang siya ginulo kasi kung ano man yung pinaplano niya, baka nga para sa birthday ko. So, makiat na ako. Tapos, maya-maya, may kumatok sa room. Isang crew ng hotel, tapos may tangkay rose pala. So, sorry. Okay, so thank you ako. Tapos, pagkatapos nun, may sumunod pa. Na may sumunod, may sumunod, may sumunod. Nag-iisa sila ng rose and pipoy. Parang sabang kanilig na ako kasi napakasweet ng birthday surprise na naman para sa akin. So, after nung, ilan ba yun? 11 yata na tao. Pa-isa-isa pumasok sa room. Yung pinaka-last, pa-ika-12, pumasok siya na. Tapos may dalang cake, saying happy birthday. Ang sabi niya, at hindi lang yan. Tapos naglabas na siya ng green. Kasi yun, will you marry me? Nung time na yun, nung after niya akong tanongin, feeling ko tumigil yung mundo ko na ilang seconds na hindi ako nag-reply ng yes. So sabi ko, shocks, baka naman isipin ng tao, na hindi ako mapayag. So, nung nag-yes ako, sobrang saya, nag-hug kami. Tapos nung pinanood ko yung video, wala palang 2 seconds, nag-yes na ako. So, talagang totoo pala yung tumitigil yung mundo kapag nag-propose sa'yo yung mahal mo. Ayun. Hello! At since meron po kaming mga bisita na galing sa ibang bansa, tutulungan po ako ni Jefferson na i-translate sa English. Or you can check the subtitle down below for easy reference. Very good, right? Kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak na kayo ay nakadalo sa aming special na araw na to. We are very thankful that you all came here in our special event of the year. Ang tanging hinihiling lang po namin ay kayo ay mabuo, mag-relax, at magpakasaya ngayong gabi. And all we ask is you sit back, relax, and watch the whole program. Madami po kami hinandang sorpresa at pakulo na sigurado kami ikakatuwa niyo. We arrange some surprises, twists, that we are sure that you will be amazed and you will just enjoy every single moment that you are here. Yeah. Bye. All right. Anyway, ciao. Let's take it to the program. Take it away, Toffee.